mamatay tao, okay? Dapat sa'yo, mabulok sa kulungan. Dali nga na! Mas hindi ko naman binangga yung bata, eh! Binangga! Binangga mo! Wala naman ang hindi Los Santos, eh! Mortal na magkaaway tayo, pero pinagdugtong pa ang tanhana. Amira, wala akong pakialam sa sarili ko. Pero sana wag mo dinadamay dito yung anak. Meron tayong mga protocols na kailangan sinusunod. Baka mawalang ebidensya ko sa'yo ang makikinig, Rose. Justisya para sa kapatid kong pinag-uusapan dito. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Alex? Wala nang atrasa. Meron po kasi akong kapatid na namatay, hit and run. Walong taon na nakalipas. Bata, kasagsaan? Oo, oh, may alam po ba kayo tungkol doon? Nalaman po kasi namin na pagkatapos ng hit and run, pinapadalan kayo ng pera ng mga tera kada taon. Nakapagtaka lang po, hindi naman po kayo empleyado o kamag-anak nila. Cesar, kung may alam ho kayo, sabihin nyo na ho sa amin, tulungan nyo ho kami parang awa nyo na. Tawarin mo sana ako. Totoo na! Pinapadala nila ako ng pera para manahimik. Manahimik? Bakit to? Ano nakita nyo? Nakita ko yung nakabangga sa kapatid mo. Si Ma'am natin ni Tera. Sigurado ko kayo? Nakita ko yung driver ng van. Patawarin mo sana ako. Kasi natuntun nila ako, eh. Maraming pera gusto nilang ibigay sa akin para kapalit nung pananahimik ko. Hindi ako makatanggi kasi yung kasama ko nung panahon na may sakit, eh. Kailangan ipagkamot. Totoo yun. Maniwala ka sa akin, matagal na ako nakukonsensya. Pero ngayon, sige, magsasalita na ako. Patawad mo lang ako. Tawakas, magkakaroon ng hustisya ang pagkamatay ni Inay. Tawakas! Bumaba na ba si Nasir tsaka si Jewel? Nagpapatour si Jewel ng Excelsium Dance, kaya tinuturuan siya ni Seb. You're looking good, Portia. Thanks, Ma.
Unti-unti na rin ako nakaka-revolver sa mga nangyari sa akin these last few days. Siguro nga, hindi para sa akin yung maging CEO ng Excelsior. At least, unti-unti ko nang natatanggap. Eh sana rin, matanggap mo na wala kang mapapala sa kakaparinig mo. Lalo na't napakalaki ng problemang iniwan mo. Frankie, bakit mo ba sinisisi si Porsche sa pagkakasara ng kumpanya natin? Eh sino? Alangan naman ako. Alangan naman sisihin ko sarili ko. Rose, sumama ka sa akin sa opisina, ha? Para maging familiar ka sa pagpapatakbo ng kumpanya natin. Tsaka para mapag-isipan mo rin kung anong posisyon ang gusto mo sa Excelsior. Ang pangit naman ng dad. Kakasisante mo pa lang sa akin, tapos ngayon bibigyan mo ng posisyon yung anak mo sa labas. Sa papo, Doc. Dad. Wala naman po akong balak na umalis sa pagiging PBI agent. Nanghihinayang ka ba sa skills na na-develop po sa Philippine Bureau of Investigation? Pwede mo naman gamitin yun sa Excelsior eh. Pwede ka mag-lady guard doon. Just like your boyfie. Exactly. Doon siya bagay. And besides, ano bang alam niya sa pagpapatakbo ng negosyo? Di ba wala? Hindi niyo naman ho kailangan ipagdamot yung negosyo niyo. Unang-una ho, wala ho akong interest dyan. Good. Dahil anak ka lang sa labas. Hindi ako papayag na makikisaw-saw ka sa business na tinayo namin dalawa gamit ang pera ko. Natalie, ano ka ba? Sir Franco, may mga PBI agent po sa labas. Hinahanap po si Ma'am Natalie. Bakit? Ano kailangan nyo? Benta nila, ano to? May warrant of arrest kami para kay Natalie Terra. Para sa kasong reckless imprudence resulting to homicide kay Ineng De Los Santos. Hindi ko alam po yung sinasabi ninyo. Hindi ko alam yung sinasabi ninyo! Mag-warrant po. Ang lahat ng sasabihin mo ay maaaring kumitin laban sa'yo sa loob ng upuman. So di na may karapatang kumuha na yung tagapagtanggol na yung nanagasin. Kung wala naman, ito'y pagkakalob sa'yo na pamalak. Malmaka lang. Naunawaan mo pa. Malmaka lang, Natalie! Sumama ka na ng ayos. Franco! Hello, Tony Mendez. Eh, hinuli si Natalie eh. Pwede ba tayo magkita sa PBI office? O sige, pupunta na ako. Rose! Halika! Po! Samahan mo ako, ha? May kukunin lang ako. Kaya kang babae! Hoy! Sampit! Sinampula mo talaga kami ng pagiging PBI agent mo? Pati si Mami pinakulong mo? Hanggang ngayon, traitor ka pa din talaga! Hoy, wala akong tinalaman sa pag-aresto kay Tita Natalie. Makapag-Tita Natalie ka, anak ka nga ni Dad. Pero ang ugali mo, liryo pa rin. Tagabundok! Na walang utang, ano ka ba nangyayaka? Paano ba nag-uayin kay Mama? Ano? 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 Gusto mo, ha? Nakulit ko! Halika! Halika dito! Ah, ikaw, inggit ka din, ha? Gusto mo din? Dito ka! Dito ka! Gusto mo din, diba? Sophie! Kitera ka, diba? Mabagay sa'yo! Oh, my God! Ano? Gusto mo ba? Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na!
Bakit nakaupo ka pa riyan? Magdadasal na tayo. Ay, naku, mamaya na natin kainin yan. Pagkatapos ng dasal. Sige na. Ayos na, ha? Ang ganda. Salamat. Siyempre na. Ay! Nandito na sila, Rose. Ay! Mabuti naman. Tirso. Ay, ituloy kayo. Tawagan ka ng Diyos. Tawagan ka ng Diyos. Hindi nakarating kayo. Buti ho, hindi pa kami late. Nag-text pa kasi ako kay Lola. Tinanong ko kung welcome ako. Siyempre naman, ate. Welcome ka dito. Padasal natin to para kay tate. Tatampo yun kapag hindi tayo kompleto. Ay, meron po akong dalang pagkain. Saan po kaya pwedeng ipatong? Ay, sandali po. Marina, pakikuha yung dalang pagkain. Si Belen pala, bakit niyo kasama? Medyo hindi po maganda yung pakiramdam ni nanay. Kaya nagpaiwan na rin si tatay para may magbantay sa kanya. Si Popoy naman po, nagre-review dahil may exams. Ay, upo na tayo. Sige na, mag-umpisa na tayo ng dasal. Ate, dito na lang kayo sa harap, umupo. Para mas nakaharap kayo sa altar. Sige. Ay, si Belen, parang nabunutan ng tinika, no? Mula nung nahuling tunay na sumagasa sa kapatid mo. Kaya lang... Kamusta na nga pala, ate, yung ikaw sa mansyon? I'm sure hindi madali. Lalo na girlfriend ka nung kapatid ng napatay ni Natalie. Naipit lang naman ako sa sitwasyon. So, kung tutusin, wala naman talaga akong kinalaman dun sa nangyari. Ay, basta ako masaya. Dahil nabigyan na ng hustisya ang pagkamatay ni Ineng. Sana naman mabigyan rin ng hustisya ang pagkamatay ni Crisanto. Ay, Magnolia, pakitawag na nga yung dalawa para makasama sa pagdarasal natin. Halina kayo. Mag-uumpisa na yung isa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa ng mga yumao. Panginoon naming Diyos, aming Ama, kayo po ang dahilan ng aming pagsilang. Kayo po ang dahilan ng aming pag-iral. Sa inyo po galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po namin, kaming nagdadasal at nagmamakaawa. Amen. I made more effort, Franco, nang hindi ako nagtagal ng tatlong araw doon sa kulungan. Eh, ano magagawa ko? Biyernes nung naaresto ka, hindi naman pwedeng magpiansa kapag weekend. Eh, anong pakinabang naman ang koneksyon natin, ha? Sigurado ako na si Amira ang may pakana nito. Sinigurado niya na tatlong araw ako sa kulungan. Franco, you better not let her get away with this, okay?
may mga kumikilos na para sa atin. Kaya huwag kang mag-alala. Siguraduhin mo lang. Man lang hinintay si tatay mo eh, galing school ni Popoy. Pag nabuwal kayo, hindi naman kayo kaya ni Aling Trudy. Hindi, ayos lang. Salamat, Aling Trudy, ah. Ayos lang. May iwan ko muna kayong mag-ina para makapag-usap kayo ng maayos. Akali anak sa bahay eh. Ano ba tong text mo sa akin na nakapagpiansa si Ma'am Natalie? Eh, homicide lang daw kasi yung kinaso sa kanya eh, kaya... pagpiansa siya. Nay! Nay! Nay, okay lang mo kayo? Iba talaga ang pera at koneksyon. Kung tayo nakabangga, baka hanggang ngayon, malamang hanggang ngayon nasa kulungan pa rin tayo. Huwag mo na lang siguro banggatin sa tatay mo na nakapag-iansa si Ma'am Natalie, ha? Ako na magsasabi sa kanya. Alam mo naman kung gaano kamahal nung si Ining nung nabubuhay pa siya, di ba? Kukuraki! Etyong mano, para sa princess ako! Love you! Halos mawasak ang pamilya natin. Dahil ang tagal na ikaw ang sinisisi ng tatay mo sa pagkamatay ni Ineng. Ang tagal natin inintay yung istisya na to para kay Ineng. Tapos ganun-ganun na lang mga kalaya yung nakapatay sa kanya. Ay, huwag kayong mag-alala. Kahit abutin to ng gano'ng katagal. Ilalaban natin yung kaso niya. Ha? Lalapit tayo sa public attorney's office. Nagsisiguraduhin kong aabot to sa husgado. Oo, nak. Ilalaban natin to, ha? Hindi pwedeng mapunta lang sa wala lahat. Nay! Sino naging pabaya? Ikaw o yung kapatid mo? Hello, Seb. Kailangan natin magkita sa Genesis. May nangyari kay dati mo. Ano nangyari kay dati? Is he dead? Ano po sabi ng doktor? Get away from him! Portia, tama na. Knock, knock! Dami niyo pala. Nabalitaan ko kasi yung nangyari. Nandito ako para makiramay. Nangyak talaga.